Ayan guys, hello, good morning sa ating lahat. Andito naman po yung lingkod. As usual, pauwi na naman ng bahay galing trabaho. Ayan. So guys, kung bago ka lang po dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para update kayo pag may bago tayong video. Support the Filipino Vlogger. So yan nga guys, so habang kawit na, habang kawit tayo, mayroon naman tayong pag-uusapan. Kung dati guys, pinag-usapan natin yung mga taga-MMDA na hinatak yung bike ng isang Taiwan at ngayon katubusin na kulang-kulang na yung piyesa, kumbaga kinahuyan yung piyesa. Ayun naman ang pag-uusapan natin, mga MMDA na mga pasaway, diba? Na kung saan sila yung mga nagpapatupad ng bata, sila rin yun ang lumalabag sa bata. Okay? So, unahin natin itong tatlong bugok. Ayan. Ayan yung picture nila. Na kung saan, tatlo sila sa isang bugok. Di ba? Hindi ba nila alam na bawal yan? Nagsadyalang talagang nagbububububuhan ang mga bugok na yan. Samantalang kung sila ang makakita ng ordinaryong nagmumotor or ordinaryong Pilipino na tatlo sa isang motor, huli agad yan. Overloading yan, di ba? Alam niyo guys, kung magpapatupad ka ng isang bata, kung magpapatupad kayo ng bata, at pinagbabalay niyo ang isang bagay, dapat sa inyo muna magsisimula yan, sa inyo muna, ayaw muna sumunod, bago yung iba. Paano kayo susundin ng ibang motorista kung kayo mismo ay lumalabag dyan sa pinapatupad niyong bata? Diba? Di mo alam kung ano mga kabulukan, kabubuhan ang meron sa kanila. Napaka-basic lang na problema na gano'n na pinagbabaral tapos sila mismo ang gumagawa. Okay? So next, tapos tayo. Ayan! Ito yung kuloso na ito na bubo, na mas pa sa bubo. Inaulog pa nga ang uso regarding sa sinira. So yung nangyari nga, yung background lang ang nakasinira. So ito, gusto po. Ang ganda pa ng motor niya, no? At sa mismo ay nakasinira. Hindi mo alam kung di niya alam yung uso ng regarding sa sinira. Na maulit na dyan. Binibatihan yan ngayon sa social media. Di mo alam kung nakuulis lang talaga o sagdalan talagang bubo at bugot. Di ba? Sa mismo nakasinila. Samantalang mahigpit na pinagbabawal yan. So kahit nga yung background madadamay na kahit wala naman hindi naman klaro, hindi klaro sa batas na kung talagang kasama ba talaga ang background ng sinila. Di ba? Kasi nakalagay lang sa memorandum na operate any vehicle, a motorcycle, tama ba? Tapos lang, kung tignan nyo, ang tatay matagmumukha. Di ba? Nakabos pa. Naka-uniform mo pa. Tapos, naka-smuggle. Hindi pwede yung ganyan.
pagkakasad kayo, ang nanghihili, akala niyo kung sino ang gagaling niyo. Pagdating sa paghihili, ang gagaling niyo. Hindi po gano'n, dapat fair tayo. Kung magpapatupad tayo ng batas, hindi niyo rin, hindi niyo ang halilin. Yung batas kay Pilipo, hindi pwede kay Pidra, kay Pilipo lang, hindi pwede. Very unfair yan. Kaya alam niyo, nawawala ng amigay niyo, nawawala ng respeto, karamihan, ng mga driver. Dahil sa mga pinagagawa ng katarantaduhan at kabulukan, yan sa hanay niyo. Tapos ano? Pagtatakbo kayo ng bus niya? Ano? Manglalaban ang kasuman yung bus niyo? Sama-sama kayo mga bubot. Mga kahay blood. Kasi kayo mismo yung nagpapasipag ng bayan? Tapos kayo mismo ang mga nagbabayolate, ano yung katarantaduhan, kabulitan? Ay! Okay? Next tayo. Ito naman, yan dalawang mag-asawa. Actually, mahaba yung bibig niyan, guys. Mahaba yan. Maraming pag-uusap yan. Kaya lang kunti lang yung kinuha natin kasi nga, baka makapiray tayo. So, kunting bibi lang yan at mga ano na lang yan, picture. Alam nyo guys, ayaw ko sana itong lalaki. Nakikiusap niya eh. Ito, malditang babae na inundiin na to, na traffic enforcer na yan. May pagbabantak. May aral ka rin daw. Ikaw na nga may violation, ikaw na nga ang baby at tanga, ikaw saan may pagbabantang na lalaman. Ano yung nasabing tanga? Ano ba ang violation na yung nilin nila? Diba? Hindi ba nila alam yung batas na hinihili nila? Ang mga pinagbabawal, kaya sila nasa kalsada, kasi meron sila mga pinapatupad na mga pinagbabawal. Ano ba mga pinagbabalan yun? Diba? Walang helmet. Pero sila, mag-asama, walang helmet ang kanyang backride. Na isa pa naman, traffic enforcer. Ay, naku. Bago niya kasi muna magpatupad. Ayun, sumuyo mo na mga hamay niyo. At kung umasta kayo sa kalsada, kala niyo kayo may-ari ng kalsada. Alam mo yung mga importante kung tutusin dapat sa mga enforcers na yan. Stop light na lang, saka camera, CCTV, save na yan eh. Ayan. Pwede sana may rana yung mga biyayang pakalat-kalat sa kalsada. Mga buhayang butin na naghahanap na makakain sa kalsada. Pare-parehas lang yan. Although may mga ginagawa ng mga matitino na mga NMDO, may mga pro pa rin tayo mga NMDO. Kaya lang nagsisira yung kanilang umangon dahil sa mga nangingilan nila ng mga bubuk na kasapi nila dyan sa kanilang trabaho. Ano lang samahan. Diba? Oh no. Buti na tayo sinita. Ano ba sinisita nito? Ha? Yan na yun. Nakala po. Yan na sinisit. Tuloy-tuloy naman tayo. Ano ba kaya naman nila doon? Ha? May mga antak siguro eh. Oh, maling talo din na. One on six point. Sa araw na isip nyo. One on six point na dinara natin. Meron ko ang kabiti. Parang wala naman ito. Ang dami pa rin sa kapit.
Hindi talaga tulad ng unang-unang ACQ. Ay, grabe. Ang sarap bumiyahin nun. Wala kang napilitan na nga sa sakyan. Halos. Ang sarap. Kahit sumitip ka na 3 seconds, magka-drive ka. Wala kang mawagang iba. Ganun kalawak na kalsada ng ola. Bilog yung buwan. Nagbabayal na sila rin ay nagbabayal ulit.
diba? So guys, malapit na naman tayo. Dito naman ulit tayo dadaan. Dito ako dadaan para yung pangalan na maging tanak ng gulay doon sa dinadaanan ko. Dito naman lalo ko na ibang video ko. Ngayon ako yung dinadaanan dito na tindahan ng gulay. Makatrap ng gulay dito guys. Bibili tayo. Alam niyo guys, ang tagal ko na hindi nakakain na ngayon. Ang tagal ko na hindi nakakain ng baboy. Eh, ano nangyari? What's happening? Ba, ano nangyari dyan? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Ha? Ito na kita, gusto mo? Saan ka ba? Saan ito na kita? Okay na? Ako, sige. Sige. Mahiya siguro sa atin si Kuya. Mahiya magpatulak. Ito lang naman. Gagano'n, siyempre. Motorista rin tayo. Kasama, alam natin yung table man. Na masuraan tayo sa daan. Tapos walang sumatan sa tayo. Diba? Walang sumatan sa mga isang motorista para mag-alok ng tulong. Sabang nakakalungkot yan. Kaya pag may mga ganyan na madadaanan tayo, kung hindi ka naman nagmamadali, kung meron kang tulong na may aalok, alok natin ang tulong. Diba? Tulad mo, kung malayo kayong pupuntahan na ugali, yan lang ba sa mga lato ko. Lagi ko baga nakikita ito guys, ayan o. Yung mga ayun mga heron heron mo sa ibrito heron talaga sa aming talalabong sa produkto talalabong dito heron ay at di ko na alam sa Tagalog kung ano yun ayun o yung mga makakabay yung loob na puti na makikita mo sa kalahayan ayun mo na makakabay tiig heron kasi yun sa ibrito. Galing yun, English alam, Tagalog yun din. Sarap lang, pero totoo, heron yun. So hindi ako nagkakamali. Ay wala. Wala yung gulay na hinahanap ko guys. Kasi ang hinahanap ko na gulay na puso, puso, papaya, kamansi, yun ang gusto ko ipagataan kay nanay. Sarap si nanay magluto ng ginataan. Tapos may sakog na ano, daing na tuyo. Ay, ang sarap. Parang wala eh. Kaya dun tayo, isda na lang ulit tayo, isda. Sabi ang antok siguro ni Bus, tulog siya.
tapos yun. Ito kasi ginagamit namin yung ano. Thank you. So, ayan nga guys, nakabibo na tayo ng pang-ulam. Bibo tayo ng isang tambakol at may talong at ano ba yan? Ano ba yun? Pitsay at nyog at ating itapagatan ang mamay. Ay, ang sarap na ito mamaya. Marami na naman itong napapataib na kanin. Nga pala guys, sa lahat, maraming salamat sa lahat talaga. Sa lahat na lagi na nanonood ng video ko. At hindi lang naman yan yung content ko guys, tulad ng sabi ko dati, meron din ako mga reaction, tibay bang, tibay boy. At itong pagmumotor natin, kung matapos yung ACQ na to, mga bubbles na to, kasi may mga pupunta tayo sa mga lugar na pwede nyo mapakyalan na busy tayo natin. Ipapakita ko sa inyo yung mga views, ang sitwasyon, status, kung magkano mga bayad, entrance sa mga mapupuntahan nating mga pasyalan o kaya paliguan. So patapusin lang muna natin itong bubbles na ACQ na to, na pwede na tayo makabiyahe ng maayos. Para kung sakali gusto niyo puntahan, di ba? At kung may idea kayo sa lugar na pupuntahan. At kung mayroon man mga gustong papuntahan, bawa, may gusto kayong papuntahan na hindi nyo alam kung anong sitwasyon mayroon din, kung ano ang status. Ipin nyo lang sa akin guys, para mapuntahan natin at least magkaroon kayo ng idea kung anong mayroon sa lugar na yun bago kayo pumunta, di ba? Ipusan mo lang ako, basta kaya lang motorin ha, at dito lang mandabanda sa kaya natin motorin ng malitan lang. Kasi pagka medyo malayo na, alam nga nila kasi may pasak pa tayo. Hindi kakayanin ng ilang araw. Yes, morning. Hindi natin kakayanin yan na ilang araw natin na biyahe. Okay lang kung maglilid ng malayo, mahaba. Pero yung mga ano lang, yung mga kaya lang balikan. Pag mayroon na tayong malaking budget yan, pwede na yung mga kahit isang linggo na biyahe. Diba? Kaya lang mahirap pa yan sa biyahe na sitwasyon natin ngayon. Napakahirap pa. Gawa nga nung pandemic na visit na pandemic na ito. Ang daming itong sumirang buhay. So guys, dito na ako at maraming salamat sa lagi nanonood ng video ko. Maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ha. Hello guys! Tumisibot ka na. Tumisibot ka naman si Joe, si Lucas. Ay, itatali muna nila si Lucas bago pumasok. Kasi sampa naman ang sampayan dito sa motor. Ang dumi na naman ang pantalong ko na. Kailangan mo na itali para di ako maabot. Thank you.
Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa biyahe ko. So hanggang dito na po ito guys. Maraming salamat. Maraming salamat.